Ang totoong kwento sa likod ng exorcism kay Annelies Mitchell, di umano sinapian ng anim na demonyo. Naniniwala si Annelies Mitchell na siya ay sinapian ng mga demonyo. Dumaan siya sa 67 exorcisms sa loob ng 10 buwan. Nabali ang tuhod at mga ngipin. Nagkaroon siya ng mga pasa at sugat sa buong katawan. Namatay siya sa malnutrisyon, pagkatuyot at panghihina. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang totoong kwento sa likod ng pag-exorcise kay Annelies Mitchell na sinasabing sinapian ng 6 na demonyo. Kaya, simulan na natin. Si Annelies Mitchell ay pinanganak noong 1952 sa Bavaria, West Germany. Lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya na mga Katoliko. Ang pamilya ay dumadalo ng misa 2 beses sa isang linggo. Nang si Annelies ay 16 na taong gulang, bigla siyang nag-blackout sa paaralan. Nagsimula siyang maglakad sa malatrans na estado. Ngunit, hindi maalala ni Annelies ang nangyayari sa kanya. Sa parehong gabi ay naramdaman niya ang isang mabigat na pakiramdam sa kanyang katawan at pagkatapos ay basang-basa ang kanyang kama ng pawis. Pagkalipas ng isang taon, naranasan niya ang isang katulad na yugto. Nagkumbulsyon siya at umiiling ang kanyang katawan nang hindi mapigilan. Nagpunta si Annelies sa isang neurologist, ngunit walang nahanap na mali sa paggana ng kanyang utak. Hanggang sa siya ay nagka-tuberculosis at dinala naman sa ospital. Doon, naranasan niya ang pangatlong yugto. Binisita muli ni Annelies ang isang neurologist na nagdiagnose sa kanya na may temporal lobe epilepsy. Ang sakit na ito ay sanhi ng mga seizure, pagkawala ng memorya at guni-guni. Sa kabila ng paggamot, lumala ang kanyang kalagayan. Si Annelies ay mayroon pa rin guni-guni at narinig na mga tinig. Nagsimula siyang maniwala na siya ay sinapian ng diablo. Dinilaan ni Annelies ang kanyang ihi mula sa sahig. Kumain ng gagamba at pinunit ang kanyang damit. Iniwasan niya ang mga gamit sa relihiyon tulad ng mga krusipiko at banal na tubig. Ang kanyang pamilya ay nagtanong sa ilang mga pare para sa isang exorcism. Kahit na tinanggihan nila ang kanilang kahilingan at pinayuhan ay pagpatuloy ang paggamot. Ngunit, kalaunan, ang simbahan ay nagbigay ng pahintulot para sa isang exorcism. 2 pare ang binigyan ng gawain ng pag-exorcise kay Annelies. Ang bawat pagpapatalsik ay tumagal ng maraming oras. Nagsalita si Annelies sa isang baluktot na boses sa ngalan ng 6 na demonyo. Naniniwala siyang sinapian siya nina Lucifer, Judas, Nero, Cain, Hitler at Fleischmann. Si Annelies ay hindi nakatanggap ng anumang paggamot sa panahon ng pag-exorcise. Siya ay naging mas mahina at payat at namatay noong 1976. Ang 2 pare at ang kanyang mga magulang ay sinampahan ng kasong negligence homicide. Ang mga pare ay sinintensyahan ng 6 na buwan na pagkabilanggo, ngunit ito ay nasuspende kaagad. Ang kanyang mga magulang ay walang natanggap na parusa sapagkat ginawa nila ang kanilang dapat gawin para sa kabutihan ng kanilang anak. Ito ay isang pamantayan sa batas ng aliman. Kayo, ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Comment nyo lang sa ibaba kung ano ang opinion nyo dito. At kung nagustuhan nyo ang storyng ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell bilang suporta at para na rin updated ka sa mga bagong video. Maraming salamat po.